Tapos na po kayo, Nay. Kumusta po yung pila natin, Nay? Mas okay po yung ginagawa natin ngayon. Salamat po, salamat po. O, kumusta po ang ano niya? Mabilis po ba kayo nakapila? Opo. Anong oras po kayo pumila, Nay? Siguro mga 9. 9. Mabilis naman po kayo naka... Marami. Salamat po, salamat po. Good morning mga katrupards. 7 o'clock na po. Na medyo napasarap yung tulog ko. Hindi ako nakapag alarm dahil nalobat na rin yung cellphone ko. Dahil kagabi maaga ako nakatulog. Paghiga ko, nakatulog agad ako. Siguro sa sobrang pagod. Ngayon po ang pang-apat na araw ng payout. Same pa rin, no? So, palagi tayo maaga natatapos. Wala namang problema tayo nakikita. At maagap din yung mga tao na nagpunta sa payout area. Yung iba kasi, no? Sa mga karanasan natin, pupunta sila ng payout area kung kailan pasara na yung magbibigay ng ayuda, no? Pero ngayon talagang maagap din yung mga tao, kaya maaga tayo natatapos. So dito malapit na ako, mga kapatid, ha? Dito na tayo sa bayan Nitang na po tayo. Nitang, kita-kita po tayo doon mamaya. One eternity later. Malapit na tayo sa ano. Buti na lang ngayon ay Sabado, walang gaanong traffic. Pero may traffic pa rin, pero ano naman, medyo gumagapang naman. A few moments later. Ay, mga katrupards, apat na araw na sunod-sunod yung payout, ano? Very organized po yung ginawa ng Barangay Bagbag dahil per letter po talaga. Ibig sabihin, pag hindi mo pa oras, hindi ka talaga pwedeng pumunta kasi para masunod natin yung social distancing at the same time yung mga minimum health protocols, no? Dapat meron kang face mask at the same time meron kang face shield na suot bago pumunta ng payout. So pag apat na araw, sana itong 10 araw na payout para sa ECQ 2021 na cash assistance ay maging matagumpay sa loob ng 10 araw. So 10 araw pa tayo magkikita kita, mga katrupards, no? At tuloy-tuloy yung ganitong sistema, napakagandang sistema ng ating payout dito sa Bagbag Elementary School. Tapos na po kayo? Kumusta po yung ano? Kumusta po yung proseso ng ano natin? Okay, mas maas okay po ngayon kaysa nung mas maalwan po ngayon yung pila. Kayo po, ma'am, okay po? Salamat po, salamat po. Kumusta? Kumusta po yung ano natin, yung pila natin? Ngayon lang ang bigat kahapon. Mabilis na ba? Kumusta nung first day hanggang ngayon? Okay pa rin ba? Oo. Hindi naman nahirapan pumila? No. Napaka very accessible lahat. Salamat, salamat. Kumusta po kayo dyan? Bakit hindi po kayo nakaupo sa upuan? Pang 777 po. Ah, mamaya pa yung schedule nyo. Ba't maaga po kayo nakapila? Hindi po
kasi later in naman, alam ko, ito ko din ng umaga. Okay po. So, kayo naghihintay lang po kayo dito. Kaya mga ka-Trupards, may mga nakapila dito na more or less ang number nila ay 7,000 plus. No, malinaw naman po ito sa pabatid ng barangay na may oras pa ang schedule, pero yung iba talaga ay nagpilit silang pumasok at pumila, kaya ito nakatenta sila dito at naghihintay ng oras nila. So, sa lahat po ng mga taga-barangay Bagbag, no, sundin po natin yung pabatid ng ating barangay para hindi po tayo mabalahaw dito sa pila, kasi sinusunod po natin yung numero, no, kaya nga po tayo alphabetical para maging organisado po ang ating payout sa loob ng 10 araw na ito. Mga ate, tapos na po kayo? Gano'n po kabilis yung pila natin? Mabilis. Hindi naman po kayo nahirapan? Organized po ba yung ginawa ng ating barangay? Tama naman. Okay siya sa nakaraan. Mas mabilis. Salamat po, salamat po. Tapos na po kayo, Nay? Kumusta po yung pila natin, Nay? Mas okay po yung ginagawa natin ngayon? Salamat po, salamat po. Ayan po mga kabarangay, no? Mga ka-Trupards. Kung napapansin po ninyo, may mga nakapila doon na nakaupo, na wala sa upuan. Ang kanilang numero po ay higit pa doon sa pinipayout ngayon. Kaya napakahalaga po na sundin natin ang alphabetical order batay po sa nakalagay na pabatid para hindi po mabalahaw yung ating pila. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating payout. Pero kailangan pong sundin ang ating mga numero batay po sa alphabetical order na nakapo sa barangay Bagbag. Kuya, tapos na po ba kayo? Pa? Tapos na po kayo? Kumusta po yung payout natin? Mga nanay, ate, kumusta po yung pila nyo? Mabilis po ba yung ginawang proseso ng barangay? Mabilis naman. Salamat po, salamat. O, kumusta po ang ano nyo? Mabilis po ba kayo nakapila? Opo. Anong oras po kayo pumila, Nay? Siguro mga 9. Mabilis naman po kayo naka... Marami. Salamat po, salamat po. Ayan mga ka-Trupards, bagamat napakaganda ng prosesong ginawa natin, no, sa payout dito sa Barangay Bagbag, ay marami pa rin talagang wala sa listahan, dahil yung iba ay hindi natin alam, no, kung paano nangyari na wala sila sa listahan. Pero meron naman tayo ritong grievance committee, kung saan ito yung mga local BSWD, doon sila nagpapatala ng mga ka-Trupards. Kaya mahalaga palagi na yung ating mga form, anumang klaseng form yan, SAP DSWD man yan o SAP Quezon City, kailangan palaging hawak po natin yan. Mawala man tayo sa listahan, alam natin yung dapat natin gawin. Yun mga ka-Trupards, no? Ang kadalasang problema dito ng mga nagpe-payout ay yung payout na natatanggap nila. Ibig sabihin, hindi pare-pareho. May 1,000, may 2,000, may 3,000, maximum po ng 4,000 pesos ang ayudang matatanggap nila. Pero depende po yon kung ilan po ang nakadeklarang beneficiaryo sa iyong form. So, ibig sabihin, kung ako yung may-ari at dineklaro ko yung aking asawa at anak, meron akong 3,000 matatanggap na ayuda. Pero may ilan tayo na talang mga problema na meron namang nakadeklarang na beneficiaryo, pero 1,000 lang yung kanilang nakuhang ayuda. So kaya ginagawa natin dito, pinapupunta natin ang grievance, no, para itala yung kanilang kaso, at kung ano yung magiging resulta ng local DSWD ay makikipag-ugnayan sila sa barangay para kung ano man yung aksyon na kanilang gagawin. Ayan, alas 2 pa lang po ng hapon. Malapit na po tayong matapos.
ating day 4 na payout. So, clear na po lahat. So, makita kita po tayo bukas sa panglimang araw ng payout, mga katupad. So, hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Paalam!